sa tama ngayon. Ang laki, laki ng ano pagbabago kay ano kay Enrique. Kasi nakikita ko, well, ang basis ko lang naman dito yung pagsasama namin sa She's the One. So, nakita ko how much he has matured as an actor and also as a person. Siguro ang kasukatan nun yung kanyang dedication sa love life, di ba? Nakikita ko kung gaano siya kaseryoso. Kasi yun ang gauge para sa akin. Para masabi mong seryoso ka sa pag-ibig. Marami kang bagay na kailangan hindi sacrifice, but to make that your priority, ibig sabihin, yung ibang bagay will come in secondary, di ba? So, and for his age, di ba, he's at his prime, napakaganda na binibigyan niyang halaga ang pag-ibig, di ba? So, that's what I see. Consult sa inyo. Hindi kailangan kasi he's very much, sobrang inspired eh. Nakikita mo kung gaano siya kasigla sa set. Yeah. The reason kung bakit siya minamahal ng maraming tao ay talaga yung pinakita niya sa amin. As someone who has worked with him, sobrang proud ako sa kanya. Ayan, thank you. My other question. Going back to Direk Cathy, ano yung paborito mong pelikula niya na Cry Before This Seven Sundays? Wala pa akong napapanood na movie niya. Like what I said, I've heard about her body of work and kaya at least dito, napasama ako sa kanyang trabaho. Since ang daming tatlo kayong pogey dun sa pelikula, bisa ba na... Si Vito Ronaldo ang pinapapasok. Ayaw ko pala. Sorry naman. Minsan, kasi ang tanong ko kasi, kung na-feel mo ba minsan na parang mas pogi sila sa iyo. Wala. Or intimidate ka. Alam mo yung kami sa ganun na lang. Kami sa set wala kaming pake sa physical na kanyuan, ano man. Pupunta kami doon, relax kami, parang bahay na namin yun eh. So, kung gaano kami ka-relax sa bahay namin, parang ganun din kami sa set. So, we don't really worry much about that. Ang mahalaga talaga, magampanan namin yung role. And magagawa mo lang yun if you feel like home. Eh. And the set really made us feel like as if we were home dahil sa leadership ni Direk Cathy, dahil sa yung pagkatatay at pagkaama ni Tito Ronaldo, pagka kuya ni Kuya Aga, di ba? Kay Enrique, kay Christine. So, lahat yun, hindi niya ipararamdam sa inyo na kayo na kailangan. Ganito yung tsura mo, kayo na kailangan. Walang judgment, walang anything. Just be who you are. And we will embrace and love you for who you are. Saka iba-iba naman yung ano nila, di ba? Yes. Yung kagwapuhan nila. Level ako. Pero hindi, ultimate nga si Tito Ronaldo. Eh. How was Christine sa set? Since lahat kayo puro guys. Parang, one of the boys. One of the boys. So, ano din siya? Hindi siya nagpapahuli. One of the boys siya. Yes. Sobra, as in. Tapos talagang binibaby rin siya. Ganun, kung ano yung role. Kasi parang during August, sa dalawang buwan namin siyang ginagawa, talaga isinabuhay namin din yung characters. And we were really like family. So kung ano yung ginagawa namin. Pwera yung pag-aaway, ha? So ginagawa talaga namin si Seth. Si Direk Cathy nagsabi na balak niyang magretiro na. No, nakwento niya ba sa'yo during the shooting? Hindi. Pero nakwento niya sa amin na this is her 20th film. Mm-hmm. And nakwento rin niya sa akin that she really wants to have more time with her family. Mm-hmm. So siguro if we put that together, yun ang naging resulta ng desisyon niya. Mm-hmm. Ewan ko kung how true that is, but kung totoo man, at least napasama ako dun sa third to the last niya, di ba? So, sobrang grateful ako doon. Nakahabol ako. Sana umatin si Marian, no? Tsaka si Liza, para magsama yung dalawang Darna sa premiere. Alam ko pupunta sila. Atin sila. Ayan, bongga, dalawang Darna. Siyempre si Charlene. Si Ate Charlene din. Nag-Darna ba siya? Diba? Ay, ito pala si Albert. Ayan, eh syempre meron pong additional question. Dito naman. I heard Seven Sundays is like a family-oriented movie.